Magandang araw po sa inyo at sa ating butihing narrator. Maraming salamat po sa pagkakataon na ito. Nangyari ito sa lugar ng kasintahan ko noon at sa lahat ng lugar na napuntahan ko. Iyon talaga ang pinakaliblib at masukal sa lahat. Probinsya po iyon at nagkakilala kami ng babaeng ito sa isang karinderiya. Nagtatrabaho siya noon sa isang opisina. Ako naman ay sa isang construction company. Isa po akong CQ doon. Sa araw-araw naming pagkikita ay siyempre nagkakausap din kami. Hanggang sa nahulog yung loob namin sa isa't isa. Tawagin po natin siya sa pangalang Rosa. Dumating itong panahon na naging kami at may isang pagkakataon na niyaya niya akong pumunta sa kanilang probinsya nang dahil kaarawan ng kanyang tatay. Kasama ko rin yung ilang kasamahan niya sa trabaho. Sa pagdating namin doon ay hindi ko akalain na ganun talaga kaliblib yung lugar. Yung tipong malabo na hindi maputikan yung sapatos mo. At sasadyain mo talaga ang lugar na iyon. Sa pagdating namin sa bahay nila Rosa, ay namangha ako. Kasi kahit ganun kalayo ang lalakarin papasok doon, ay sulit na sulit naman. Maganda kasi ang lugar, mapuno at mahangin. Napapaligiran pa ng mga bulaklak nang dahil yung nanay niya ay mahilig sa mga ito. Magaan talaga sa pakiramdam. Yun nga, inuman, kwentuhan at kasiyahan. Pagpatak naman ng alas 3 ng hapon, ay nagdesisyon itong mga kasamahan niya na umuwi na. Kasi mahirap talaga kapag magpapaabot ka ng dilim doon. Siya nga po pala, alam na rin ng mga magulang ni Rosa na kami na nung time na yon. Sabi ko, magpapaiwan muna ako kasi gusto ko munang makausap yung mga magulang ni Rosa. Yun bang kaunting bonding para mas makilala nila ako? At yun nga, naunang umuwi yung mga kasamahan niya sa trabaho at sabi ko, uuwi ako bago mag-alas 6 ng gabi. Makalipas pa ang ilang oras, dumidilim na. Humingi ako ng pahintulot na uuwi na. Pero sinabihan pa ako ni Rosa na doon na lang muna matulog sa gabing iyon kasi lasing na daw ako. Pero sa katunayan ay hindi ako lasing noong sandaling iyon. Diskarte ko lang iyon para makasama ko siya sa gabing ito. Pero napapansin ko na medyo istrikto yung nanay niya. At gusto niya akong umuwi, kaya wala akong magawa. Alam niya siguro yung diskarte ko. At yun nga, hindi nagtagal, ay umuwi ako. Hindi na ako hinatid pa ni Rosa nang dahil sabi ko sa kanya, kaya ko naman ang sarili ko at dire-diretso lang naman ang daan papunta sa labasan ng baryo. Yun nga lang liblib. At masukal ang daanan. Pero kaya ko rin naman nung time na yon. Yun nga lang, hindi ko inaasahan na mayroong magaganap sa akin sa gabing ito. Siguro nang dahil dayo ako, ay pinaranas nila ako ng kababalagan. Nang marating ko itong masukal na bahagi, ay napahinto ako nang makarinig ng parang tunog ng pato. Hindi ako sigurado noong una kung pato ba talaga iyon nang dahil medyo umiiba ang kanyang tono. Pero yung nangingibabaw ay pato talaga. Nang gagaling ito sa likod ng talahiban na noon ay mas mataas pa kaysa sa akin. Pinagpatuloy ko pa ang paglalakad at huminto naman ang tunog na iyon. Pero makalipas lang ang ilang minuto, ay tumunog ulit ito
na parang sinusundan niya ako. Nagpatuloy ulit ako sa paglalakad at sabi ko, kapag tutunog ulit iyon, ay tatakbo na talaga ako. Makalipas nga lang ang ilang minuto, ay medyo nakakalayo na ako sa bahagi na kung saan ko huling narinig ang tunog na iyon. Subalit, tumunog ulit ito na parang nasa harapan ko. Pero nagtatago ito sa mga nagtataasang talahib. Madilim na rin noong sandaling iyon, kaya hindi ko masyadong maaninag ang mga talahiban. Ang mali ko pa ay hindi man lang ako nagdala ng flashlight. Pero hindi ko naman kasi akalain na ganun pala talaga kaliblib ang lugar na iyon. Nang tumunog ito, ay kaagad akong tumakbo. Pero ganun rin ang nadidinig ko sa likod ng talahiban. Mayroon ding tumatakbo doon na parang sinusundan ako. At nang dahil dito, ay kumuha ako ng bato na mas malaki pa sa aking kamao. Sabi ko, kung meron mang aatake sa akin, ay sigurado na ibabato ko ito sa kanya. Subalit noong pinagpatuloy ko ang aking pagtakbo, napapansin ko na pabalik-balik lang ako sa bahagi na iyon. May isang puno kasi doon na tinandaan ko talaga. Sa aking pagtataka ay huminto muna ako. Tumingin sa paligid at dahan-dahang naglakad. Nanginginig na ako noon at hindi mapakali, kasi alam kong may nangyayari ng kakaiba sa akin. Hanggang sa narinig ko na parang may bumubulong sa likod ng talahiban. Unti-unti ko ring naramdaman na parang nawawala ako sa katinuan. Sinasabi ng aking utak na tumakbo, pero parang pinipigilan ang katawan ko. Parang ganito yung nararamdaman ko noon, at may tawag po sa ganitong sitwasyon. At maya-maya lang, malalaman nyo. Wala akong ibang maisip noong sandaling iyon, kundi ang labanan ang nararamdaman ko. Gustuin ko mang sumigaw, pero gaya nga ng sabi ko, parang pinipigilan ang katawan ko na gumawa ng mga bagay na nais ng aking isipan. Walang kung ano-ano, ay nakakita ako ng mga mata na nakasilip sa talahiban. Parang kumikinang ang mga iyon. Hindi naman namumula o naninilaw. Pero nakikita ko ang kanyang mga mata kahit na madilim pa ang paligid noon. Ang ginawa ko ay pinikit ko ang aking mga mata at nagdasal. Wala na kasi akong ibang maisip. Napagtanto ko rin kasi noong sandaling iyon na kung totoo ang mga nilalang na ito, ibig sabihin, totoo rin na mayroong Diyos. Nagdasal ako ng taimtim noong sandaling iyon habang naglalakad ng dahan-dahan papalayo sa bahagi na iyon. At nung naramdaman ko na pwede nang tumakbo, ay tumakbo ako ng napakabilis. Niligtas ako ng pagdadasal. Wala nang iba. Nang makarating ako sa labasan ng baryo, may isa akong problema. Wala na daw masasakyan. Mabuti na lang at hinatid ako ng isang binata na noon ay tumatambay sa isang tiyangge. Ako yung gumamit ng kanyang bisikleta habang siya naman ay nakaangkas lang sa likod ko. Hindi ko na lamang kinuwento ang karanasan kong ito. Baka matakot pa ito pa uwi. Makalipas ang ilang araw, ay kinuwento ko ang karanasan ito kay Rosa. Sabi niya, totoo daw talaga na sa bahagi na iyon ay mayroong nagpaparamdam. At mula daw nung bata ito, ay mabigat na talaga ang nararamdaman niya sa bahagi na iyon.
ayon pa daw sa mga matatandang naninirahan sa baryo na iyon. Tambayan daw ng mga aswang ang bahagi na iyon. Maraming nagaganap na kababalagan doon, kaya walang may nagpapagabi sa daan. May liwanag pa naman nung umalis ako sa bahay nila Rosa. Kaso naabutan ako ng dilim noong naranasan ko ang mga ito. Yun bang pabalik-balik lang ako sa bahagi na iyon? Nakausap ko itong isang albularyo na kaibigan din ng lolo ko. Palipad hangin daw ang ginawa sa akin. Kaya naramdaman ko na parang nawawala ako sa aking katinuan. Kasi hindi ko daw nasunod yung gusto ng gumawa sa akin noon. Magmula noon, sa tuwing pupunta ako kina Rosa, ay hindi na talaga ako nagpapaabot ng dilim. Hanggang dito na lang po ang kwento. Maraming salamat po sa pagbigay ng pagkakataon. At ipagpatuloy nyo pa ang ganitong programa. Kasi araw-araw kaming nakikinig.